Hey there, Ethical Nation! This is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin kung paano mag-invite sa iyong network marketing business. So bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin sa iyo na walang perfect script, walang perfect invitation, walang perfect na strategy, kalokohan yan. Okay, merong tama at mali na way na pag-invite. Contradict dun sa mga sinasabi ng mga unethical uplines na wala daw tama at mali basta mag-invite ka lang. Kasi, di ba, yung mga unethical ng way ng pag-invite, like sasabihin mo, kunwari trabaho, ewan ko kung may gumagawa pa nyo ngayon, sana wala na. Kunwari trabaho, yung pala networking, so tama ba yun? Di ba? So merong tama at mali na way na pag-invite, pero walang perfect. Okay, so merong tama na way na pag-invite sa ethical na pamamaraan, pero walang perfect strategy. So kailangan magsipag ka. Kung ikaw ay tatamad-tamad at nag-expect ng unicorn, magic, powerful, budul-budul strategy, ay maghanap ka na lang ng ibang industriya. Hindi to para sa'yo. Mag-quit ka na lang, magtrabaho ka na lang, or mag-abroad ka na lang. Kasi walang ganun. So, tuturuan kita ng 3 simple steps kung paano ka makakapag-invite. So, once again, kung ikaw ay tatamad-tamad, hindi to para sa'yo. Okay? Maghanap ka na lang ng ibang industriya. Kasi kahit kailan, walang umasensong tamad. Okay? So, step number 1 is practice your mindset. So, anong ibig sabihin ko? Practicein mo yung sa rejection. And the only way para ma-practice mo na tumatag ka sa rejection ay kapag paulit-ulit mo na siyang nararanasan. To the point na para kang nakakalyuhan. Meron ba dito sa inyong tumutugtog sa gitara? So, comment ka nga dyan. Kahit hindi ka magaling, katulad ko, hindi ako magaling, marunong lang akong tumugtog, comment ka dyan sa ilalim para masaya. Eh, di ba, lalo na kung acoustic guitar yung tinutugtog mo, bakal yun, di ba? So, masakit sa daliri, di ba, pag tinutugtog mo siya, pero kung matindi yung kagustuhan mo na matuto at gumaling, kesa sa sakit na nararamdaman mo, mas matindi yung, mas nangingibabaw yung kagustuhan mo, yung goals mo, na maging matuto sa pagigitara or gumaling sa pagigitara, iindahin mo yung sakit. Diba? Pag ininda mo yung sakit at paulit-ulit ka lang tumugtog, may time na magpapahinga ka kasi ang hapdi na talaga, 'di ba? Parang humihiwa sa daliri yung hapdi. So magpapahinga ka muna, pero kinabukasan, later on, tutugtog ka ulit hanggang sa matuto ka and to the point na kakalyo na siya. Okay, makakalyuhan na yung daliri mo. So yun yung ibig ko sabihin dito sa step number 1 na practice your mindset. Parang ganun rin, kakalyuhin mo yung mindset mo sa rejection to the point na hindi ka na nasasaktan. Sa simula, talagang masakit yan, lalong-lalo na yung mga rejection na nanggaling sa family, friends, relatives, sa mga taong malalapit sa'yo, tapos yung mga taong inaakala mo o inaasahan mo na maniniwala sa'yo, tapos hindi naniwala. So masakit talaga yon, and normal lang na masaktan ka. Hindi ko naman sinabi na huwag kang masaktan, di ba? Magpakamanhid ka. Hindi siya ganun. Madaling sabihin, mahirap gawin. Kaya sinasabi ko na sa iyo, yung proseso ng pagiging manhid, which is yung kakalyuhin, proseso ang tinuturo ko. Hindi yung basta mamanhid ka lang. Hindi kasi ganun siya nag-work. Kailangan talaga ma-practice ka na paulit-ulit kang mare-reject para ka mamanhid. Kasi usually, yung mga taong nagsasabi, aminin mo man o hindi, yung mga network marketer na nagsasabi na Wala nang ma-invite, paano mag-invite? But yung usually mga tanong na ganun, paano mag-invite? Yan yung mga taong takot ma-reject. Aminin mo, hindi. Takot ka lang talagang ma-reject. No? Kaya kahanap-hanap ng ways para makapag-invite ng prospect. Baka merong budul-budul strategy, di ba? Baka merong perfect script na kapag sinabi, automatic sasali. Walang ganun. Utak mahirap lang yung naghahanap ng ganun. Alam ko kasi ganun din yung inahanap ko dati, kaya utak mahirap rin ako dati, kaya wala akong nagiging resulta. Ano na intindihan ko na ang importante sa invitation, sa pag-invite sa prospect ay yung tamang mindset, yung pagiging manhid sa rejection. Nung naintindihan ko yan, doon ako nagsimula maging successful sa negosyo ko sa ethical na paraan. Okay? So, kailangan na maintindihan mo yan. Kasi, paano kung papatunayan ko sa'yo na may problema ka lang sa reject? Takot ka lang ma-reject, kaya ka naghahanap ng kung ano-anong ways na pag-invite. Takot ka lang ma-reject, papatunayan ko sa'yo. So, merong, halimbawa, ikaw ay walang kahit nakatiting ng takot sa rejection. Imagine mo na ganun ka. Imagine mo na kahit anong klaseng rejection, manggaling man kanino yan sa pamilya mo, friends mo, relatives, best friend, kahit asawa mo, magulang mo, wala kang takot. Wala kang nararamdaman na kahit nakatiting, kailangan mo ba ng script para mag-invite? Kakailanganin mo pa ba? Di ba hindi na? Kahit sino invitein mo, wala ka naman takot sa rejection. Kahit nga siguro yung mga namamali mo sa kalyag, i-invitein mo, wala ka naman takot eh. Wala ka naman pakialam eh, di ba? Wala kang, hindi mo na kailangan isipin ano ba yung tamang sasabihin. Kaya ka lang naman nag-iisip ng ganun kasi takot ka sa kung ano yung magiging response nila. Takot ka na ma-reject. Pero kung wala kang takot, wala kang pakialam kung ano sasabihin. Basta sabihin mo lang, meron akong business or whatever. Kung ano na lang sasabihin mo, meron akong business, baka gusto mo sumali, baka gusto mo bilhin ng product. Pag wala kang takot sa rejection. And vice versa, pag takot na takot kang ma-reject, yun na yung ginagawa mo ngayon.
Paano ba mag-invite? Ano ba yung tamang sabihin? Ano ba yung kailangan kong sabihin? May script ba script? Ganun yung nangyayari kasi takot ka mag-invite. Yun ang totoo. Sa ayaw mo sa hindi, aminin mo man o hindi, yun ang totoo. Kaya ka walang resulta. Kaya hindi ka nakaka-invite. Okay, so yan ang pinaka-importanting step sa lahat kasi pag naintindihan mo tong step number 1, step 2 at 3, kahit di mo na gawin yun, okay ka na. Okay? So importante din na huwag mong pa-personalin yung mga rejection sa'yo at kasi no means not now. Kahit sino pa yung nag-reject, kahit pa nga yung mga taong nagsasabi na kahit kailan, hindi ako sasali sa networking. May mga taong sumasali pa rin sa ganun, di ba? Ewan ko kung naka-experience na kayo ng ganun. May kilala ba kayong ganun? Yung taong nagsabi ng ganun, tapos later on malalaman mo sumali sa networking, tapos ang masaklap, sa scam pa sumali. Comment ka dyan kung may kakilala kang ganun. Di ba? Alam mo, kung isumpa yung networking, tapos malaman-laman mo, pumapower-power na. Hindi yun eh. Meron at meron pa rin talaga. Kaya kahit anong sabihin ng prospect mo, kahit anong rejection sa'yo, okay lang, no means not now, pwede mo pa rin naman silang i-follow up. So yun yung pinakang ano dito, pinakang importante para sa akin. Ito yung pinakang importante sa lahat sa mga nagsisimula. Kasi kapag nalampasan mo yung takot sa rejections at takot sa pagkakamali dito sa negosyo natin, the rest ang dali na. Maniwala ka sa akin, ang dali na ng mga kasunod. Yun ang reason bakit marami nagfe-fail sa negosyo natin. Hindi nila malampasan yung takot na yun. Masyado silang concerned sa iniisip ng ibang tao. Masyado silang madrama. Masyado silang concerned sa mga feelings nila. To the point na mas importante pa yung feelings nila kaysa sa mga pangarap nila. To the point na di bali nang maghirap ako at ang pamilya ko, wag lang masasaktan yung feelings ko. So naniniwala ako na hindi ka naman ganun. Naniniwala ako na kakaiba ka sa kanila. So very important na practicein mo yung mindset mo. At ang tanging paraan para ma-practice mo yun is paulit-ulit ka talagang mare-reject sa ayaw mo at sa gusto. Yun lang yung tanging paraan. Step number 2 is create your prospect list. No? Kung may mga nagsasabi na hindi na effective prospect listing, dapat di mo ini-invite yung mga kilala mo. My God, di ba? Usually yung mga naniniwala sa ganun is nagkakaresulta naman pero mga walang matitinding pundasyon, once na tamaan ng konting problema, suko na kaagad. Marami akong kilalang ganun kasi hindi porket kumikita ka ng malaki, successful ka na. Tandaan niyo yan ha. Kaya huwag kayo basta-basta magpapaniwala na, ako kumikita ng malaki, successful ako, hindi ganun siya nag-work. Kasi ang dami kong kilalang kumikita ng malaki, tinamaan lang ng konting problema. Magandang example, 2020, no? Si Mr. COVID-19, no? Tinamaan lang ng ganun na problema. Wa na! Babay na, iyak na, quit na. Yun yung patunay ko dun. Okay? Pero kumikita na yung mga yun, ha? So, yun yung ibig kong sabihin. Wala kasi sila matibay na pundasyon mo. Ano lang yan, gusto lang nila, kumita lang ng kumita. Akala nila, yun na yung basihan ng success pag kumikita ka. Nung tinamaan sila ng matinding problema, bye-bye! So, gusto mo ba ng ganun? Gusto mo ba ganun ka rin? Kumita ka lang saglit, tas nung tamaan ka ng problema, which is hindi mo maiiwasan yan kahit kailan, lahat tayo tatamaan ng mga ganun. Wala na, quit ka na, iiyak ka na lang. Kasi wala ka naman tamang pundasyon eh. Kaya kalukuhan na hindi na effective prospect list, napakalaking kalukuhan. Okay? So maglista ka ng, gumawa ka ng sarili mong prospect list at kung hindi mo pa na-invite yung mga warm market prospect mo, I highly recommend, invitahin mo sila. Yung iba sa inyo kinikilabutan na, yung iba sa inyo umiiyak na, na natatain na sa takot. Diba? So, naiintindihan ko kayo. Hindi ko naman i-deny na nakakatakot talaga, especially pagdating sa sa warm market, mga kilala mo, yung mga may mas authority sa'yo sa warm market mo. Hindi ko i-deny na nakakatakot kasi ako rin naman, kahit naman ako na-experience ko rin yan before. Pero ang point ko dito, kaya bakit kita pinag-invite? Ito rin tinuturo ko sa mga downlines ko, by the way, ha? Hindi ito para sa inyo lang. Sa mga downlines ko, ito yung tinuturo ko. At ina-explain ko rin sa kanila kung bakit, na i-explain ko na sa'yo ngayon kung bakit. Bakit warm market? Kasi pinakampraktisan mo lang talaga sila. Okay? Practice lang sila. Hindi naman talaga goal na mapasali sila. Bonus na lang yon kapag sumali sila or bumili sila ng product sa'yo. Pero hindi yun ang pinakang goal natin. Ang pinakang goal ay tumatag ka sa rejection. Sinasabi ko yun sa mga members ko na gusto kong masaktan ka. Gusto kong maramdaman mo yung sakit kapag nireject ka ng mga taong inaakala mong susuportahan ka. Bakit? Kasi yun yung it's either yun yung magpapakwit sa'yo or yun yung magpapatatag sa'yo. Pag nag-quit sa'yo, ibig sabihin, hindi ka para sa pag-asenso. Huwag kang umasa na a-asenso ka sa kahit na anong field, sa kahit na anong industriya. Mapa-real estate, investment, or whatever, huwag kang umasa. Hindi ka a-asenso, period.
kapag hindi mo nalampasan yung ganun. Pag hindi mo nalampasan yung sakit ng pagkakamali at rejection, hindi ka aasenso sa kahit na anong bagay, period. Taga mo yan sa bato. Yun yung sinasabi ko sa kanila. It's either yan yung magpapakwit sa'yo or yan yung magpapatatag sa'yo at magpapasuccessful sa'yo. Ganun lang yung kasimple. Kaya I'm willing to take the risk kasi ayaw ko ng member ko na iyakin. Ayaw ko ng member ko na duwag. Ayaw ko ng member ko na madrama. Kaya ganun yung ginagawa ko. Hindi ako nagpapasali para kumita. Nagpapasali ako para salain kung sino dito sa mga tao na to, yung gusto talaga at disidido talaga at pursigido talaga at patay kung patay na gusto talagang maging successful. Pagka umiyak-iyak sila dahil doon, quit sila, bye-bye, wala akong pakialam. Hindi naman ako nangako, nayayaman ka basta sumali kay. Wala naman ako sinabing ganun. Diba, sabi ko, aasenso ka dito, yayaman ka, kikita ka ng malaki kapag ginawa mo kung ano yung mga sinasabi ko. Nang tuloy-tuloy sa loob ng at least 2 taon. Diba? Minimum 6 months hanggang 2 years na tuloy-tuloy. So yun yung sinasabi ko sa kanila. Yun yung way ko. Ganun akong applying kasi ayoko ng mga member na kumikita ng mga butaw. Kumikita nga butaw naman, yun yung tawag ko sa ganun. Kumikita nga pero pitikin mo lang ng konti. Diba? Nakaka-shit yung ganun, diba? Unlike, kaya kung makikilala, kaya yung mga successful mo na lodi na mga upline sa mga ilang dekada na, tingnan mo yung way nila. Tingnan mo yung tindigan nila. Tingnan mo kung paano sila manalita. Tingnan mo kung paano sila tumingin. Tingnan mo kung paano sila gumalaw. Diba ibang-iba? Kumpara dun sa mga butaw. Yung alam mong walang tamang pundasyon na mga iyakin. Kaya sila ganun kasi mas matinding failures and rejection pinagdaanan nila kaysa sa atin. Mas matitindi, lalo-lalo na yung mga panahong hindi pa uso yung online marketing. Kaya yun yung mga lodi talaga, yun yung mga iniidolo natin, at yun yung mga mayayaman, successful. Deserve nila yun, di ba? Even though yung iba sa kanila unethical, di ba? Karamihan sa kanila unethical, pero hindi ko pa rin naman i-disregard yung pinagdaanan nila eh. Yun yung ibig kong sabihin, kaya ako kayo gusto na ma-reject, kaya warm market. Hindi naman talaga para mapasali sila, para lang ma-practice ka sa rejection. Kasi pag matatag ka sa rejection ng warm market, yung rejection ng cold market, wala ka nang pakialam doon, di mo naman kilala yun eh. Di ba? Kaya karamihan sa inyo, kumu-cold market na lang kaagad kasi hindi naman masyadong masakit yung rejection. Kaya tinan nyo yung mga nagiging resulta nyo. At saka kung rumi resulta man, butaw. Di ba? Konting pitik, iiyak na. Di ba? So, yun yung ibig sabihin. Pero nasa sa inyo yan kung gagawin nyo o hindi. Katulad nga nung sinasabi ko, ako hindi naman ako nandito para baguhin kung ano yung nag-work sa'yo. Hindi naman ako nandito para sabihin sa'yo na ako yung tama at ako lang yung sundin mo. Wala akong pakialam kung susundin mo ako o hindi. Magustuhan mo ako sa way ng pananalita ko o hindi. Wala akong pakialam dyan. Basta ako, ang goal ko lang is magturo, mag-share ng kung ano yung na-experience ko, kung paano ko umasenso sa ethical na paraan. And before tayo matapos dito sa step number 2, ang goal mo is madagdagan na madagdagan yun na sa prospect list mo. Bahala ka kung saan mo ililista yan, sa papel, sa Google Sheet or whatever. Basta meron kang listahan kasi yan yung mapa mo. Yan yung kung saan ka diyan mo makukuha yung mga tao na offeran mo ng products or business mo. Okay? Kasi the money is on the list nga, di ba? May kasabihan nga, and the fortune is in the follow-up. So very important na nadadagdagan yan every single day. Kung seryoso ka talaga maging successful, pero kung hindi naman, hindi, wag mo gawin. And number 3 is sell to invite. Okay, naituro ko na to sa mga previous videos ko, pero napaka-powerful nito. Kasi karamihan ang ginagawa, lalo-lalo sa warm market, kaya kayo takot rin na magpasali ng warm market nyo kasi nga, ang inisip nyo kagad, pasasalihin nyo sila, bebenta, pre-recruitin mo kagad, bibilog-bilogan mo kagad. Hindi, pwede naman bentahan mo muna eh. Mas mababa yung resistance sa ganung paraan. Nabentahan mo muna ng product. Kapag nasatisfy siya dun sa product mo, kung maganda naman talaga yung product nyo, at sinabi niya na nagandahan siya, or umuulit ng bumibili, bumili na ng 2 beses, tsaka mo offera ng package. Hindi membership ha, hindi membership, hindi dealership, diba? Hindi resellership or whatever pa na ship yan tawag dyan. Offeran mo ng discount package kasi masaya siya dun sa product eh. Pwede mo sabihin sa kanya, tito, tita, ninong, ninang, mama, papa, or kung sino man yan. Gusto mo ba na maka-discount dyan? Sabihin mo, diba, nabibili mo sa akin ng gantong price, mabibili mo na lang ng ganto discounted. Gusto mo ba? Kung sinabi niyo, oo, paano ba? Bili ka lang nitong package. Tapos ang usapan, walang bilog-bilog na naganap. Diba? Walang explanation na, this is our company. We are the best number one in the whole universe. Diba? Wala nang ganun. Ang dali ng usapan. Kapag ayaw niya, medyo mahal yung package niya. Sige, wag na lang, bibili na lang ako. Panalo ka pa din, bumili pa rin siya. Diba? Win-win. Wag mo pilitin kasi na puro recruit-recruit yung nasa isip mo.
mas maganda kung mapapasatisfy mo siya sa product, kasi pag naging satisfy siya sa product, paulit-ulit siyang bibili. Ano ba? So, I hope na marami kang natutunan dito sa video na ito. And make sure i-apply mo kaagad kung ano yung mga natutunan mo. Question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isipan mo? Comment mo dyan sa ilalim nitong video na ito. And kung nagustuhan mo, click mo yung like, share mo sa mga kaibigan mo, friends mo, members mo, na network marketers, share mo sa kanila para makatulong rin tayo sa kanila. So once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Doon mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook, or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So ayun, marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.